Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao din. So may bago na naman tayong lesson na matututunan ngayong araw. So handa na ba kayo? Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanto rin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang, at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman ngayon ay tumungo sa ating classroom rules or sa ating virtual classroom rules. Ilan sa mga dapat nating tandaan, alam ko pamilyar na tayo pero uulitin lang din natin. Again, be on time at kahit tayo ay nasa bahay dahil sa sitwasyon na meron tayo ngayon, i-feel natin na parang tayo ay nasa eskwelahan pa din. Sana tayo ay nakaupo sa isang spot habang tayo ay nagkaklase. Tayo rin ay mag-mute ng ating microphone. I-mute lang natin ito kapag tayo ay tinawag ni teacher or kapag tayo ay may gustong sabihin. Makinig tayo maigi at sana wala rin sanang kumakain. Diba, habang tayo ay nagkaklase at ang pinaka-importante, mag-enjoy at gawin ang inyong best. So handa na ba kayong matuto? Tara na! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa module number 11. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa bayan. At tayo ngayon ay nasa week number 5 na ng quarter number 3. At para dito sa ating bagong aralin, meron tayong mga inaasahan na maipamamalas na mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Meron tayong dalawang obyeto. Una, nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan or patriotismo. At ang ikalawa naman ay natutukoy ang mga paglabag sa pagmamahal sa bayan or patriotismo na umiiral sa lipunan. Para sa ating paunang pagsubok or gawain 1.1, kailangan nating basahin at unawain ang mga tanong na makikita sa inyong module. Piliin ang titik ng wastong sagot at ilagay ang inyong sagot sa inyong answer sheets. Mahusay! Para sa baliktanaw, kumpletuhin ang mga salitang dapat mabuo sa bawat sentence. Una, ito ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan at may kaakibat na pananagutan. Ano kaya ito? Tama, ito ay kahinatnan. Ikalawa, ito ay tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan ng kilos na nakababawas o nakadaragdag ng kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Ano kaya ito? Tama, ito ay sirkumstansya. Ikatlo, ito ang panlabas na kilos na siyang kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin. Ano kaya ito? Magaling, ito ay paraan. Ikaapat, ito ay panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos loob. Ito rin ay tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos. Tama, ito ay layunin. At ang pinakahuli, ito ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nasasalamin ng ating pagkatao, kaya't marapat lamang na ito ay palaging mabuti. Ano kaya ito? Tama, ito ay makataong kilos. Mahusay! Halina't mag-isip, subukan nating sagutan ng ilan sa mga pamprosesong katanungan. Una, ano ang iyong naramdaman habang sinasagutan ang gawain sa itaas or doon sa nakita nating naunang slide? Magaling! Ikalawa, naging madali ba sa iyo ang pagsagot sa gawain? Pangatwiranan? Tama! Ikatlo, ano ang naging hadlang sa iyo habang sinasagutan ang gawain? Tama! At ikaapat,
magbigay ng isang sitwasyon na kinapapalooban ng mga salita na iyong nabuo mula sa gawain. Magaling! Dumako naman tayo para sa pagpapakilala ng aralin. Tagahanga ka ba ng yumaong rap artist na si Francis Magalona? Kapansin-pansin na karamihan sa awit at kasuotan niya ay tatak Pinoy. Ikaw, madalas ka din bang magsuot ng mga damit yari sa ating bayan? Kabisado mo ba ang mapa ng Pilipinas? O tulad ng mga yumaong bayani na kailangan mong magbuwis ng buhay upang masabing mahal mo ang iyong bayan? Tutulungan ka ng araling ito na alamin kung paano maipapakita ang pagmamahal sa bayan. Sa madaling salita, tutulungan ka nitong palawakin ang iyong kaalaman tungo sa pagiging makabansa. Alam naman natin bilang isang kabataan ang nagsasabing walang maipagmamalaki ang mga Pilipino sa ating bansa. Naniniwala ka ba dito? Sa inyong palagay, bakit nga kaya tila negatibo ang saloobin ng ilang mga Pilipino patungkol sa kanilang sarili bilang Pilipino at sa Pilipinas bilang bayan? Maririnig mo rin sa kanila ang mga katagang, ang mga Pilipino nga naman, o kaya Pilipino kasi, na pawang nagpapakita ng maling paniniwala at pagpapahalaga tungkol sa mga katangian ng ating bansa. At karagdagan sa araling ito, mauunawaan mo na may tungkulin ang bawat isa sa atin na mahalin at pahalagahan ang ating bayan. Sasagutin din ng araling ito ang pangunahing tanong na bakit nga ba mahalaga ang pagmamahal sa bayan? Para sa ating gawain 1.3, ang panuto, ang pagsusulit na ito ay kayang-kaya mong ipasa kung natatandaan mo pa ang mga aralin na ito noong mga nakaraang grado. Ating subukin ang talas ng iyong memorya sa Fill in the Blank Challenge or Pambansang Sagisag Edition. Dito, mamarkahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pamantayan na pag-i-score. Kapag nakakuha kayo ng 17 points, ito ay napakahusay. Kapag 11 hanggang 16, mahusay. At 1 hanggang 10, mapaghuhusay pa. So handa na ba kayo? Alamin lang ang mga sumusunod. Para sa una, ano ang pambansang awit? Tama. Ikalawa, ano ang pambansang wika? Tama ulit. Ikatlo, ano ang pambansang ibon? Mahusay. Ikaapat, ano naman ang pambansang bulaklak? Tama. Ikalima, ano ang pambansang laro? Magaling. Ika-anim, ano naman ang pambansang puno? Tama. Ika-pito, ano ang pambansang prutas? Sumunod, ano naman ang pambansang isda? Puntahan natin ang sumunod, ano naman ang pambansang hayop? Tama. 10, ano naman ang pambansang bayani? Magaling. Dumako tayo sa susunod. Ano ang pambansang pagkain? Tama. Ang pambansang sayaw? Tama ulit. Pambansang dahon? Magaling. Para isa ika-14, ano naman ang pambansang sasakyan? Tama. 15, pambansang sport? Tama ulit. 16, pambansang tsinelas? Tama. Para sa pinakahuli, ano naman ang pambansang hiyas? Magaling! Binabati ko kayo, grade 10. Dumako tayo sa gawain 1.4 or acrostic. Dito, kailangan niyong bumuo ng acrostic gamit ang salitang pagmamahal sa bayan. Magtatala ng pangungusap na nagsisimula sa bawat titik. Ang mga pangungusap na ito ay dapat naglalahad ng kahalagahan ng pagmamahal sa lupang sinilangan. Katulad nito. Ganito ang inyong gagawin sa inyong sagutang papel. Magaling, grade 10! Halina't mag-isip, sagutan ang mga pamprosesong katanungan. Una, naging madali ba sa iyo ang pagsagot sa gawain? Bakit? Magaling! Ikalawa, sa iyong palagay, naging makabuluhan ba ang nabuo mong kahulugan ng pagmamahal sa bayan mula sa iyong acrostic? Tama! Ikatlo, anong marka ang karapat-dapat sa iyong nabuo batay sa iskalang 1 para sa pinakamababa hanggang 5 sa pinakamataas? Pangatwiranan. Magaling, grade 10. Mahusay!
ating ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang pagpapalalim ng aralin, pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit, at pagninilay na maaari mong magamit sa pagharap sa hamon ng buhay. Manatiling mabuting tao, maraming salamat! Paalam!